Magandang gabi muli ang aming pinapaabot sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng ating pong programa. Muli po kami ay natutuwa at nalulugod sapagkat muli po namin kayo makakasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Welcome po kayo sa programang Back to the Scriptures at muli ako ang inyong lingkod, kapatid Joel D. Abonales Jr. At makakasama muli natin sa ating pong pagtalakay at sa ating pag-aaral, walang iba kundi si kapatid na Ronald Obidos. Magandang gabi kapatid na Ronald at ang iyong pagbati ay paabot mo sa ating mga nakikinig. Magandang gabi Brother Joel at lalo na po sa ating pong mga suking taga-subaybay sa Back to the Scriptures. Tuwing araw po ng Linggo, alas 6 ho ng gabi hanggang alas 7, sa loob ng isang oras ay samahan niyo po kami sa gagawin pong pag-aaral. Dito po ay tungkol sa Holy Spirit at kung may mga tanong kayo, pwede niyo nang ihanda at i-prepare para po amin pong sasagutin at tutulungan po namin kayo para sa ating pag-aaral at makaalam tayo ng katotohanan pa. Sa loob po ng isang oras ay makakasaga po tayo ng kakaibang mga aral, ano? Kakaibang mga aaralin mula sa banal na kasulatan na tiyak namin na makakatulong para sa personal nating paglago. Amen. At kapatid-kapatid na Roald, atin ding nire-recognize yung mga manonood natin o nanonood sa atin ng live dyan po sa may Facebook at gayon din sa television. Sa mga nanonood po sa television, kung kayo naman po ay gusto nyo manood naman sa Facebook, i-like nyo lamang po yung Hope Channel Philippines. Yan. At yung Back to the Scriptures Ministry na page, manonotify po kayo pag ito po ay nagla-live na. Tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi tayo palaging magsasama-sama tuwing Linggo upang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Gusto ko rin batiin kapatid na Ronald, ano? Yung teacher ko nung high school, si Ma'am Glenn Dinapo Larios. Magandang gabi po sa inyo ma'am at maligaya pong panonood. Gayun din sa mga kapatid po natin, mga miyembro ng ating pong iglesia sa iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po, umaga dyan po sa inyo at kami po ay natutuwa na makapaglingkod po sa inyo sa mga oras na ito. Sa mga nanonood naman online ay kung gusto nyo sa TV ay meron din tayo kapatid na Roald, ano? Yung digital channel, yung channel 44 and 45 around Manila, mapapanood nyo po kami ng live sa mga oras na ito. At ang ating po pag-aaral, di na natin patatagalin kapatid na Roald sapagkat alam ko ay marami nag-aabang ng ating pong programa. Ang ating pong pag-aaral sa mga oras na ito ay merong kinalaman sa paano natin uunawain ang banal na Espiritu or understanding the Holy Spirit. Kasi nga kapatid na Roald, isa ito sa pinagtatalunan din ng karamihan sa mga mananampalataya and even members inside our church, di ba? Pinagtatalunan nila kung yung role and function ng Holy Spirit, kung ito ba ay Diyos din kagaya ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sapagkat napakarami ng interpretation regarding sa Holy Spirit kaya ito ay ating tinatalakay para matulungan natin yung mga kapatid natin na una-una sa mga hindi naniniwala na ang banal na Espiritu ay hindi Diyos. Ganon din sa mga naniniwala naman na ang banal na Espiritu ay Diyos pero hindi lubusan yung kanilang pagkaunawa paano ito naging Diyos at matutulungan natin sila sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Meron din nagsasabi na ang Holy Spirit siya din ay Espiritu ni Jesus at Espiritu ng God the Father. Hindi daw siya another being at wala siyang self-existence kundi siya ay mismong yung Espiritu ng Panginoon. At meron nagsasabi din na may nakausap ako one time, Brother Joel, ang Holy Spirit na binabanggit sa ating Bible, ay yun daw din mismo si Angel Gabriel. Kaya napakaraming point of view, pero naniniwala ho tayo at mga kaibigan nawa ay makatulong po ang ating gagawin ng pag-aaral. Kaya nga po, Back to the Scriptures, mabalik tayo talaga sa inspired Word of God kasi dyan po natin malalaman talaga ang kung ano po ang katotohanan tungkol po sa nature at work ng Holy Spirit. Since ang pinagbabatayan naman ng karamihan natin ng mga mambabasa ng Biblia, of course, yung Bible, di ba? Ngayon, gamitin din natin yung Biblia, kapatid na Ronald. Ano ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa role and function ng Holy Spirit? Ang banal na kasulatan ba ay nagtuturo na hindi Diyos ang Holy Spirit? Paano ba natin uunawain ito sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng banal na kasulatan? Unang-una sa lahat, mga kaibigan, alam po natin na isa sa mga attributes ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naging Diyos at siya po ay kapuri-puri at karapat dapat sambahin sapagkat ang Diyos po ay manlalalang, manlilikha. So kung ang Holy Spirit ay hindi po natin mababasa na siya ay hindi pala manlilikha, ay hindi nga siya Diyos. Pero meron tayong mababasa, halimbawa sa Old Testament, sa Awit 104 verse 30, ay sinasabi po, inyong sinusugo ang iyong Espiritu. Sila'y nangalalalang
at iyong binabago ang balat ng lupa. Mm-hmm. Dito ay maliwanag, mga kaibigan, na ang banal na espiritu noon pa man sa Old Testament mm-hmm. ay kinikilala na bilang manlalalang. So kung ang Espiritu Santo ay manlalalang at ang katangian ng Diyos ay manlalalang, mm-hmm. ay naniniwala po tayo na mismo ay mayroong patutuo sa Biblia na ang Holy Spirit ay may katangian ng Diyos. Mm-hmm. So napakaliwanag ang binanggit mo sa talata, kapatid na Ronald, na even pala yung Holy Spirit ay meron siyang bahagi during the time of creation. Totoo yan. Ito ngayon kinokontest nila, paano naging Diyos ito kung wala naman pala siyang bahagi doon sa panahon pala ng paglalang. Mm-hmm. So maging dito, kapatid na Ronald, ang observation ko rin dito nung binabasa ko ang banal na kasulatan, kung hindi Diyos ang banal na Espiritu, paano siya i-include doon sa baptismal formula? Yun, oh. Dito sa may Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa mm-hmm. na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pwede naman sabihin ng Bible writer, kapatid na Ronald, sa pangalan ng Ama at ng Anak. Kung walang kung pwersa lang ito, bakit siya nandito sa baptismal formula? Totoo yan, kapatid na Joel, maganda yung observation mo dyan. At mga kaibigan, kayo mismo siguro ay nabasa nyo rin mismo sa Bible nyo na meron lamang isang pangalan, mm-hmm. ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mm-hmm. Hindi sinabi dyan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, mm-hmm. pangalan ng Espiritu Santo, kundi isa lang pangalan nila eh. Mm-hmm. Singular nga, kaya sa English ay in the name, hindi in the names. Uh-huh. So, nung ako ay, ang dati nung hindi pa ako Adventist, ang paniwala ko, ang Holy Spirit ay isa lamang puwersa, mm-hmm. isa lamang impluensya, walang personalidad. Mm-hmm. Nung ako'y nag-aral na at nakita ko sa Bible, napansin ko rito, kung ang Holy Spirit ay isa lang hangin, puwersa, mm-hmm. bakit ipinantay siya sa pangalan ng Ama at Anak? Mm-hmm. Hindi ba blasphemy yun? Koreko. Kaya ako'y naniniwala na since ang Ama ay persona at Diyos at ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos at persona, at since ang Holy Spirit ay binanggit mm-hmm. alongside with the same name with the Father, Son, and Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay persona. Mm-hmm. Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang Holy Spirit ay siya na rin yung Espiritu ni Kristo, mm-hmm. Espiritu ng Diyos, kasi dapat sapat nang banggitin yung Ama at Anak, hindi mm-hmm. na Espiritu Santo, magiging redundant. Mm-hmm. Ang ganda ng observation mo, kapatid Harold, ano, kasi blasphemy nga yun eh, kung gagamitin mo yung kasama siya doon eh. Meron din ba tayo mababasa sa banal na kasulatan na lalo nagiging maliwanag na kapag ka ang banal na Espiritu ay ginamit sa hindi tama, parang ito ay pagsalangsa nga sa kanya. Meron ba tayong ganitong account na mababasa sa Biblia? Totoo yan, kapatid Joel at mga kaibigan, pakisuyo pong buksan natin ang ating Biblia dito sa Mateo 12:31 mm-hmm. na sinasabi mismo ng ating Panginoong Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao, datapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Yun. Mm-hmm. So, maliwanag po mga kaibigan, mm-hmm. Ang Holy Spirit ay napakalaki ng kanyang bahagi, napakagandang attributes ito. At actually, ito ay para attributes ng Diyos to eh. Mm-hmm. Para sabihin mo na pag nagkasala ka sa Espiritu Santo, hindi ka na patatawarin. Mm-hmm. So, kung ito ay puwersa lamang, isang hangin o mm-hmm. isa lamang power, paano natin mabablaspeme ang isang power o isang impluensya mm-hmm. na force lang na wala naman damdamin? Mm-hmm. Oo, parang ang lumalabas ito, kapatid na Ronald, habang pinag-aaralan ko ito mga iba't iba mga pananaw tungkol sa Holy Spirit, ang lumalabas ito parang utosan yung banal na Espiritu. Pero binasa ko yung Biblia, dito sa Roma Kapitulo 8:27, nakita ko dito mm-hmm. na ang banal na Espiritu ay may sariling pag-iisip pala. Mm-hmm. Hindi siya basta utosan lang. Mm-hmm. Ang sabi po dito ay ganito, at ang nakasisiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Imagine kahit ang Holy Spirit, Brother Ronald, may sarili siyang pag-iisip. Kaisipan. Hindi mind siya, of the Spirit. Hindi siya yung basta utusan lang. Oo, wala tayong makita na, hindi natin pwedeng sabihin na yung hangin ay may isip. Mm-hmm. No? Kasi ang hangin, wala talagang isip yan. Pero ang Holy Spirit ay hindi lang siya basta hangin, mm-hmm. hindi lang ho siya basta pwersa. Meron ho siyang kaisipan. Kaya nga binabanggit niya sa ibang bahagi ng Biblia mm-hmm. na ang Holy Spirit ay kanyang sinisiyasat mm-hmm. ang mga kaisipan ng Diyos. Mm-hmm. No? Kaya nga ang Holy Spirit, mga kapatid, kung halimbawa hindi kayo marunong manalangin, mm-hmm. ang Holy Spirit po, yan po ang nagtuturo amen, sa atin. Amen. Na siya po ang nag-i-interpret sa Ama kung ano yung sinasabi ng puso natin sa mga mm-hmm. salitang hindi natin maibigkas, di ba? Mm-hmm. Minsan may mga panalangin tayo na parang hirap tayong sabihin kung ano yung exact words. Mm-hmm. At ang Holy Spirit, siya po ang nag-i-interpret nun at nagdadala mm-hmm. sa Ama. Ibig sabihin, may separate function mm-hmm. talaga siya. May ginagampanan talaga siya para sa panukala ng kaligtasan. Oh, may oh,
i-digitalize natin yan, ano? Oo. Yung binanggit mo kanina sa isang pananaw na binabanggit na siya, yung banal na espiritu ay yun na rin daw si Kristo. Yun ang ating lilinawin sa mga manonood natin sapagkat ito ay very rampant yung ganitong paniniwala na si Kristo ay imagine mo, siya na rin yung Holy Spirit pala. So parang ang lumalabas dito eh, hindi distinct talaga personality. Tsaka lumalabas niyan mga kaibigan, pag tayo po'y naniwala doon sa doktrina na ang Holy Spirit ay hindi third person at walang sariling being, hindi siya person, parang dinideny na natin yung existence ng Holy Spirit, and denying the existence of the Holy Spirit ay katumbas po ng pagdideny sa existence ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit ay Diyos eh. Kapag ka ikaw dinideny mo ang Diyos, ang existence niya, ang tawag doon ay ateismo, atheist. So, somehow, meron tayong mga kaibigan na ganyan. Hindi naniniwala sa separate existence ng Holy Spirit. Kaya masasabi ko dyan, sila ay mga may pagka-semi-atheist. Hindi totally, pala semi-atheist. Meron pa ba tayong mababasa, kapatid na Ronald, mula sa banal na kasulatan, nagpapahiwatig na itong banal na espiritu na to ay Diyos din siya, hindi lang siya basta kapangyarihan. Meron tayong mababasa dito. Halimbawa, sa Efeso 4:30, sinasabi rin ay huwag ninyong pipigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, napipigati siya kasi kung babasahin natin ang konteksto ng Ephesians chapter 4 verse 30, napipigati ang Holy Spirit, sabi sa verse 31 hanggang sa mga sumunod na verse, kapag tayo nagsisinungaling, kapag tayo ay napupuot sa ating kapwa, pagka tayo hindi marunong magpatawad sa mga kasalanan ng ating kapwa, pagka tayo hindi marunong umibig sa ating kapwa, doon napipigati ang Espiritu Santo. So, may damdamin ang Holy Spirit. At bilang kaya nga sa tinawag na Holy Spirit, banal siya. Ayaw din niya tayo na magkakasala. Kaya, iyan ay matibay na patotoo na meron talagang Holy Spirit na nag-exist kasing pangalan ng Ama at ng Anak, kasing persona ng Diyos at kasing persona ni Jesus. Persona kasi ibig sabihin, hindi ibig sabihin may katawan at buto at laman. Persona means meron siyang isip, emotion at choice, will. So the same way nakita nga natin ng Holy Spirit ay hindi basta puwersa. Kaya dito, ang pagka... Sa observation ko dito, no, habang pinag-aaralan ko itong topic natin, nakita ko dito na bakit kaya ang ating Panginoon eh kailangan niya pang magsugo? Oo, hindi kailangan na lang, isugo ang Holy Spirit. Diba? Bakit kaya parang hindi na lang siya mismo? Kasi ito nga yung ginagamit nila eh. Parang dito nga ngayon yung sasagot na bakit siya pa yung representation, siya rin yung Holy Spirit, ba't kailangan niya pang isugo kung pwede naman siya? So paano ba natin ito unawain, kapatid naman? Kasi ang pinag-uusapan natin yung isa sa function ng Holy Spirit ay bilang comforter natin. So paano ba natin unawain yung ganitong statement ni Jesus Christ sa Bible at paano ito nagkakalaki-laki para maunawaan natin yung panukala ng kaligtasan nitong Trinity na ito? Kaya nga mga kaibigan, hindi natin pwede i-deny ang existence ng Holy Spirit at yung kanyang naging papel sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi po, nung ang ating Panginoon sa Kristo ay babalik na sa langit, sa kanyang Ama, ay sabi niya, isusugo ko sa inyo ang Holy Spirit. Sabi niya rito sa 1:16-17, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. So, ito'y maraming mga nalilito dito sa statement ni Jesus. Kasi unang-una, bakit hindi daw siya makakaakyat sa langit? Diba? At hindi niya may susugo ang Holy Spirit hanggat hindi siya bumalik sa langit. Dito natin makikita nga mga kapatid na ang Holy Spirit kasi po, ay nung kahit naman sa Old Testament may Holy Spirit na nagfa-function na rin siya at dalawang verse sa Old Testament binanggit yung word yung phrase ng Holy Spirit, pero ito yung pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo kahit bumalik na siya sa langit kasi tinagdan niya yung katawang laman eh. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, yan ay permanente na. Kaya nga sabi dito sa Design of Ages page 25, in taking our nature, the Savior has bound Himself to humanity by a tie that is never to be broken. Through the eternal ages, He is linked with us. Nung si Kristo nagkatawang tao to the incarnation, yung tie na yon, yung kanyang humanity, ay talagang permanente nang nakakonekta sa sangkatauhan.
Kaya mula nung kanyang tinaglay ang katawang laman, hindi na siya pwedeng maging omnipresent. Mm-hmm. Alam mo yung sabi na omnipresent, yung maging present siya anywhere. Kumbaga parang may limit na yung kanyang presence. Yeah. Kasi may katawang tao na eh. Yes, kasi si Jesus Christ as God, alam natin na omnipresent siya. Pag sinabi omnipresent, he can be in many places at one time. Mm-hmm. And he can be in many places at one time and many location. So, nung nagkatawang tao siya, permanent na yon, hindi na niya makakasama yung mga alagad kagaya nung kanyang panahon nung siya nagkatawang tao, matagal niya nakasama sila. Kaya sabi niya, kailangan akong bumalik para isugo ang Holy Spirit kasi yun ang magre-represent sa kanya, yung Holy Spirit. Kaya tinawag niya ito na mang-aaliw. Mm-hmm. Sabi nga dito sa ating SDA Bible Commentary, Volume 5, page 1047, in His incarnate body, Jesus could not be everywhere present. Mm-hmm. But through the medium of the Spirit, Jesus could be with each one of His followers at all times and in all places. Kaya, kailangan niya isugo ang Holy Spirit kasi ito ang magre-represent sa kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit ay parang kasama na rin natin si Jesus kahit saan man tayo pumunta. Napakaganda, di ba? Mm-hmm. Kasi kung si Jesus ay katawang tao pa rin, eh mahirap na ang Kristyanismo na sa buong sanlibutan, kailangan pa niya mag-travel isa-isa. But through the Holy Spirit, nagiging omnipresent siya. Mm-mm. By the presence of the Holy Spirit, parang kasama na natin si Jesus. Kaya magandang mahimay-himay talaga natin, kapatid na Ronald, itong mga talata sa Biblia para ma-reconcile talaga natin. Kasi dito, nakita ko na ang sabi ng Panginoon sa binasa mo sa Juan kanina, sapagkat ako'y nararapat na sa inyo na ako'y yumaon. Oo. Kung si Kristo, siya rin yung Holy Spirit, bakit niya pa sinabi na aalis siya? Oo. Hindi talaga siya aalis. Kumbaga parang contrary yung talata sa statement, yung contrary yung sinabi ni Jesus Christ. Talagang gusto nang mangyari yan, na ano, diba? Ito yung view na lumalabas na si Kristo, siya na rin yung Holy Spirit. Sana ay maging palaisipin din po sa inyo yan, mga taga-subaybay namin, na pagka nakarinig kayo na nagtuturo na si Jesus Christ, na rin Holy Spirit, parang sinabi na po nila dito sa sinabi ni Jesus Christ na kailangan ko umalis at isusugo ang Holy Spirit, na parang peke yung pag-alis niya. Kung siya pa rin yung Holy Spirit, siya pa rin yung Holy Spirit, hindi siya talaga umalis. Mm-hmm. So parang niloloko lang tayo ni Jesus. Parang nagpe-fake niyo si Jesus. Nagpe-fake niyo si Jesus diyan. Eh, pero sabi ni Jesus, kailangan kong umalis. So therefore, hindi siya yung Holy Spirit. Mm-hmm. Kaya later on, pag-uusapan natin yung ginamit niya yung term na another comforter, maya-maya. Mm-hmm. Gusto ko rin ibasahin ito, kapatid na Ronald, no? Upang mapatunayan talaga natin na itong Holy Spirit ay representative na ipinaladala ni Kristo, na hindi ito si Kristo mismo. Magkaibang correct identity ito. Uh-oh. Ang sabi dito ni Ellen White sa Desire of Ages, page 669, mm-hmm, the Holy Spirit is Christ representative, yun, but divested of the personality of humanity, mm-hmm, and independent thereof. Cumbered with humanity, mm-hmm, Christ could not be in every place personally. Yun. Therefore, it was for their interest that He should go to the Father, mm-hmm, and send the Spirit to be His successor on earth. No one could then have any advantage because of His location or His personal contact with Christ. Mm-hmm. By the Spirit, the Savior would be accessible to all. In this sense, He would be nearer to them than if He had not ascended on high. Parang dito, ang pagkaunawa ko dito sa statement, kapatid na Ronald, yung magiging trabaho ng Holy Spirit, parang ito yung trabaho ni Christ sa pagre-represent ng Father, di ba? Malayo na yung gap ng tao at sa Diyos eh. Mm-hmm. The only way na para makadaupang palad ng Diyos ang mga tao, eh sinugo niya yung kanyang anak para maging malapit, di ba? Uh-huh. Ito rin nakikita ko sa work ng Holy Spirit, mm-hmm, para manatili maging sariwa ang alaala, yung gawaing ministeryo, pagliligtas si Kristo, pinadalin yung Holy Spirit para paalalahanan tayo ng kanyang trabaho. Mm-hmm. So ito yung pagkaunawa ko dito sa statement na ito. Amen. Kasi nga, unang-una sa lahat, di ba, nabanggit natin, ang pagiging katawan na tao ni Kristo, mm-hmm, ay habang buhay, permanente, mm-hmm, hindi na ngayon siya magiging omnipresent. Correct. So dahil sa hindi siya omnipresent, ano ngayon ang solusyon? Mm-hmm. And the solution is yung pagpapadala niya, pagsusugo ng Holy Spirit. Kaya dun sa binasa mo, na sa Desire of Ages 669, niliwanag sa atin na Christ could not be in every place, mm-hmm, personally. Kaya ang ginawa niya, He sent the Holy Spirit to be His successor on earth. Mm-hmm. So ang vicar of Christ talaga,
is the Holy Spirit, hindi yung kung sino mang human leader sa lupa. It is the Holy Spirit. Tsaka isa pa, kung itong Holy Spirit siya na rin si Jesus Christ, paano niya isusugo yung sarili niya? Correct. And, diba? The fact na sinusugo niya yung Holy Spirit, ibig sabihin talagang a separate being, itong Holy Spirit, may sarili siyang personality, may mind, at meron siyang will. At talagang, sabi nga, ang papel ng Holy Spirit ay talagang para itaas si Jesus. Kung ang papel ni Jesus, kaya siya ho, nung naparito siya sa lupa, ay para ipakilala ang Ama, i-represent ang Ama, at dahil hindi natin nakikita yung Ama, this time, nung si Jesus ay bumalik sa lupa, nung bumalik siya sa langit mula sa lupa, ang Holy Spirit naman, siya naman nagmagre-represent kay Jesus, magpapakilala kay Jesus, kasi hindi na muna natin siya makikita sa kanyang katawang laman. Yan ang papel ng Holy Spirit. Kaya kung uunawain lamang po natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang Bible, hindi rin ito nagkulang. Kasi hindi ito sinasabi nila na parang, ba't ganun? Parang confusion pa rin maging sa ano ng Holy Spirit. Ang hindi lang nila nakita, napakarami mga talata at maging sa Spirit of Prophecy ay nagpapatunay ng pagiging Diyos ng Holy Spirit. Oo, hindi ito basta lang na haka-haka natin, gawa-gawa bilang mga Adventist. Tsaka kapatid na Joel, no? Napakagandang maunawaan ito ng ating mga kapatid. Kasi correct, alam nyo, si Jesus Christ mismo ay... Kaya nga, napaka-possible na kahit saan po kayo naroon, mga kaibigan, saan man lugar kayo ngayon, ano man nararamdaman nyo, nalulungkot ba kayo, kayo ba'y nawawala ng pag-asa, tawagin nyo lang ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ibibigyan niya kayo ng Holy Spirit, kahit saan kayo, ibibigyan niya ito. Kaya nga, ang tawag sa Holy Spirit ay comforter, mang-aaliw, aaliwin tayo nito. Ito ang magbibigay sa atin ng assurance na ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin, through thick and thin. At isa pa maganda kapatid na Joel, merong isang tanata sa aklat ng Apokalipsis kung saan ipinapakita doon na talagang napaka-close ng relationship at napaka-close ng ministry ni Jesus at ng Holy Spirit. Talagang hindi sila pwedeng paghiwalayin. Almost identical sila, but they are not identical. Kasi kung ano yung ginagawa ni Jesus at yung ginagawa ng Holy Spirit, yun ang ginagawa ni Jesus. For example, dito sa Revelation Apokalipsis 5:6, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, this is Jesus, na wari ay pinatay, na may pitong sungay at pitong mata, na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So, alam natin yung seven ay it represents what? It represents completeness, kompleto, no? When God made the heavens and the earth, on the seventh day, He rested. Kasi kompleto na eh. Kompleto. Kaya ang seven ay simbolo ng completeness. At makikita naman natin dito sa binasa natin sa Apokalipsis 5:6 na itong kordero, si Jesus Christ, ay sinisimbolohan na meron siyang pitong mata. No? Na pitong mata, na yun daw yung pitong espiritu ng Diyos na sinusugo sa lupa. Eh, dito lang makikita na natin through symbolism na hindi identical si Jesus sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ay mata lang ni Jesus. Kaya tinawag na mata ni Jesus yan at sinusugo sa lupa. Kasi nga, yan yung nagmamasid sa kanyang mga nilalha. At ang Holy Spirit, yan sabi nga, isa sa trabaho niya, ay siya'y nagko-convict ng kasalanan ng sinumang tao na gusto magbalik noob sa Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit din tayo ay bumabalik noob sa Panginoong Diyos at nako-convict sa ating mga kasalanan. So, related sila, napaka-close ng kanilang relationship sa ministry. Biruin mo, ang Holy Spirit ang mata ng Panginoon. So, hindi na kailangan si Jesus mismo bumaba dito bilang tao, kundi yung Holy Spirit na ang gumagawa nito para sa ating Panginoong Jesucristo. Maganda yung nabanggit mo kanina, kapatid na Ronald, ano, yung binanggit mo yung word na hindi sila identical. Actually, meron akong gusto nating i-share ano, dito sa manuscript release, volume 20, page 324. Kasi magandang maano natin to kasi ginagamit din ito ng iba na hindi naniniwala hindi raw magkahiwalay ang Holy Spirit at si Kristo. Ang sabi dito, the Holy Spirit is the Comforter. In Christ's name, He personifies Christ, yet is a distinct personality. Napakaniwanag. Brother Ronald, paano ba natin unawain itong distinct personality? If kung ano ang kanilang argument, actually ginagamit din nila ito eh, di ba? Sabi the Holy Spirit is also Christ, di ba? The Holy Spirit came to us parang sa pangalan ni Kristo, na siya rin yun. Ngayon, paano ba natin unawain ito kung distinct talaga na personality ang Holy Spirit? Ano ba ibig sabihin natin pag sinabi nating distinct personality? Since ito yung sinulat ni Ellen White, at naniniwala tayo na merong dictionary nung time ni Ellen White, kapatid na Joel, na ang kung tawagin ay Webster's
dictionary, 1828 dictionary. Mm-hmm. Ito yung dictionary ginagamit madalas ni Ellen White pagka gusto niyang tumingin sa mga reference ng mga meaning ng words. Ang meaning ng distinct during that time, at siguro hanggang ngayon, mm-hmm. ay different, mm-hmm. separate, not the same in number or kind. Mm-hmm. Kaya dun sa binasa mo na sinabi ni Ellen White na Holy Spirit is the Comforter, in Christ's name, mm-hmm. kumbaga sa pangalan ni Kristo, He personifies Christ, yet is a distinct personality, ay sa madaling salita, naniniwala si Ellen White mismo mm-hmm. ng Holy Spirit ay distinct, iba, mm-hmm. individual, separate. Meron po kasi nakakausap ko noon sa Facebook, sabi niya, distinct pero siya rin. Mm-hmm. Eh paano yung sinabi ron ni, pag sinabi bang distinct ay separate, hindi lang. Mm-hmm. Eh paano yung sinabi, may sinabi kasi din si Ellen White na si Jesus Christ ay distinct personality with Father. Mm-hmm. So ibig sabihin si Jesus Christ ay oh. Father. yun. So, pag sinabing distinct in personality, hindi siya mismo si Jesus Christ. Mm-hmm. Though tinawag din siyang Comforter, si Jesus kasi Comforter din eh. Mm-hmm. Kaya nga sinabi niya, another Comforter. Mm-hmm. Kasi it means, ginagawa lang niya yung ginagawa ni Jesus mm-hmm. bilang Comforter. Mm-hmm. In fact, sabi nga dito sa John 16:13, gayon may, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ano po ang relasyon ng Holy Spirit na Comforter kay Jesus? Sabi ni Jesus, itong Holy Spirit na ito ay hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Mm-hmm. Ngayon kung si Jesus din to, hindi si Jesus to. Mm-hmm. Kasi si Jesus nagsasalita sa kanyang sarili. Mm-hmm. At sabi niya, kung ano man na marinig ng Holy Spirit, ito lang ang sasalitain niya. Mm-hmm. Kaya minsan may mga nagtatanong, eh bakit ganun? Ang Holy Spirit minsan hindi nababanggit. Lagi lang yung ama, lagi yung anak, mm-hmm. di ba? Ba't hindi kasama nakaupo sa trono? Mm-hmm. Eh kasi hindi naman yun ang papel ng Holy Spirit eh. Mm-hmm. At sabi ni Jesus, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Correct. Mm-hmm. Kundi ano lang marinig niya, yun ang sasabihin. Yun ang papel ng Holy Spirit. Mm-hmm. Kaya kailangan hindi siya hindi siya kailangan magpakasabi nga eh, mag-expose niya ang kanyang sarili. The same way with the Father and the Son. Mm-hmm. Kasi papel niya yun, lagi lang andun siya sa likod ba. Mm-hmm. Lagi siyang nasa background, supporting the Father and mm-hmm. the Son. Mm-hmm. So, hayang ko yung binasa mo kanina sa dyan, ano kapag mm-hmm. na-roll. Meron din binabanggit dito sa may Juan, mm-hmm. Kapitulo 7:17 hanggang 18. Sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban mm-hmm. ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos mm-hmm. o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalatian. Mm-hmm. Datapat ang humahanap ng kaluwalatian niya o sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang mm. kalikuan. So dito natin din makikita, ano, maging sa function ng Holy Spirit, eh dito yung binabanggit natin kanina, meron sa sariling pag-iisip. Yes. Nakakapag-express siya kung ano ang kanyang kuan. So dito natin lalong mauunawaan ng Holy Spirit, hindi lang siya basta pwersa, kundi ang Holy Spirit ay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na yung tinatawag natin another comforter. Oo. Para gawin yung kanyang bahagi sa gawaing kaligtasan. Yan. Lagi lang siyang nasa likod ng mm-mm. Panginoon. Mm-mm. Ang papel niya ay para laging itaas ang mm-mm. Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. No? Kaya nga, sabi ni Jesus dito, kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Mm-hmm. Eh nabanggit ni Jesus ang Holy Spirit magpapatotoo sa akin. Mm-hmm. So hindi nga siya yun. Mm-hmm. Ngayon, mayroong binanggit dito si Ellen White sa manuscript 20 noong 1906, page 69. Mm-hmm. Ang sabi niya, the Holy Spirit has a personality. Yun. Else, He could not bear witness to our spirit and with our spirit that we are the children of God. He must also be a divine person. Else, He could not search out the secrets which lies hidden in the mind of God. Ang banal na Espiritu ay may personality. Siya ay isang divine being, mm-hmm. a divine person. No? At pansinin natin, ang ginamit ni Ellen White dito ay personal masculine pronoun mm-hmm. na He. Hindi it, no? Kaya, at ito pa sinasabi niya sa manuscript 66, kapatid na Joel, noong 1899, the Holy Spirit is a person. He bears witness with our spirit that we are children of God. Sa Evangelism pala yun, 6:16. Pakibasa naman natin, kapatid na Joel, sa manuscript 66, 1899. Ito naman yung comment niya nung pumusya siya dun sa ating institution noon sa Australia. We need to realize that the Holy Spirit,
who is as much a person as God is a person is walking through these grounds. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ngayon naunawaan na natin na pag sinabi pala natin na tanggapin mo si Jesus at papasukin mo siya sa iyong puso bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, ang pumapasok sa inyo yung Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit, yun ang nagre-represent kay Jesus. That if you have the Holy Spirit, it is as if Jesus Christ Himself ay mismong nasa loob ng buhay natin. Kaya nga, di ba, mayroong mga version New Testament, Christ in you, the Lord of glory. Kaya dahil dyan, mga kapatid, sinabi dito ni sa Review and Herald, November 29, 1892, the Holy Spirit is the comforter as the personal presence of Christ to the soul. So pagka ikaw pala may Holy Spirit, si Kristo ay nasa iyo. Amen. No? Kaya napakaliwanag nito, no? Talaga may harmony, napaka-close at mayroong unity between the function of the Holy Spirit at ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na pwedeng ang tinatanggap ko lang si Jesus, pero hindi ko tinatanggap yung Holy Spirit. In the same, kasi kapag yun ang ating pong pananaw, hindi mo matatanggap si Jesus, ang Holy Spirit, hindi mo may matatanggap si Jesus. Kaya napakahalaga kong tanggapin natin ang personality, the work and the function of the Holy Spirit para in that same direction, in the same way, si Jesus na rin po ang atin pong tinatanggap. Hindi pwedeng Holy Spirit lang, walang Jesus. Hindi pwedeng Jesus lang, walang Holy Spirit. Kaya hindi ko makuha dito, kapatid na Ronald, yung logic na itinuturo na si Kristo na siya na rin yung Holy Spirit. Kasi doon sa formula nga na binabanggit sa may Mateo pa lang, di ba? Merong three person doon, yung Father, Son, and Holy Spirit. Bakit mababanggitin yung Holy Spirit kung si Kristo na rin yun? And even Ellen White, kapatid na Ronald, consistent din siya kung ano yung pagka tukoy sa banal na kasulatan na merong third person sa kanyang mga sulat, eh meron din. Dito natin mapapatunay na talagang ang banal na espiritu, eh, meron siyang kanyang sariling function. Dito po sa Signs of the Times, December 1, 1898, Christ determined that when He ascended from this earth, He would bestow a gift on those who had believed on Him and those who should believe on Him. What gift could He bestow rich enough to signalize in grace His ascension to the mediatorial throne? It must be worthy of His greatness and His royalty. He determined to give His representative, the third person of the Godhead. This gift could not be excelled. He would give all gifts in one, and therefore the divine spirit, converting, enlightening, sanctifying, would be His donation. Oh, parang ganito, kapatid na Ronald, di ba, umakit ang Panginoon sa langit. Ang sabi niya ay babalik na siya doon sa Ama. Ang trabaho ng Holy Spirit, kaya niya ipanadala para siya palagi magpaalala, manariwa palagi sa mga isip ng mga tao kung ano yung kanyang ginawa para sa sangkatauhan. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa mga tao na may namatay para sa'yo. Yan. Merong nabuhay para sa'yo. Merong namamagitan sa langit para sa'yo. Kaya ang Holy Spirit nagko-convict sa atin na lumapit tayo sa Diyos at ipaalala kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ayun. Amen. Kaya yung sinasabi ni ng Holy Spirit, hindi rin galing sa kanya, galing din sa Panginoong Jesucristo yan. Correct, correct. Oo, kaya napakalaki ng function ng Holy Spirit. Ang totoo niyan, ang ganda ng sinabi dito ng aklat na doon sa binasa mo kanina, Signs of the Times, yung Holy Spirit, yun ay donation ng Panginoon sa atin. It is by His grace, kaya binibigyan na tayo ng Holy Spirit, walang bayad. Ang sabi nga din sa Desire of Ages 6:7-1, of the Spirit, Jesus said, He shall glorify Me. So the Spirit was to glorify Christ. So kung si Kristo rin yun, gino-glorify ni Kristo yung sarili niya. So, ang papel talaga ng Holy Spirit, ang sabi ni dito sa Design of Pages, the Holy Spirit was to glorify Christ. Kaya wag mo natin i-expect na bakit ang Holy Spirit hindi kasama dun sa binanggit na nakaupo sa trono, hindi laging binabanggit sa pagmati, kasi hindi naman niya papel yan eh. Hindi siya ang highlight eh. Ang highlight lagi si Christ. So, maliwanag sa ating pag-aaral na kung ang Holy Spirit ay sinasabi nga ng iba na siya ay part ni Jesus, siya na rin yung isip ni Jesus, siya na rin mismo sa Jesus, eh, mga napag-aralan natin, mga talata sa Bible na nagsasabing isinusugo niyang Holy Spirit, magiging fake yun. Correct. Kasi siya din naman pala yun. So, ito mga kaibigan, eye-opener. At mapansin nyo, ginagamit po natin ang Spirit of Prophecy o yung sulat ni Ellen White. Hindi ho para kung ano man, kasi
May mga ilan kasi mga Adventist din nagpapakilala, mm-hmm, gumagamit din ng an invite to prove na wala daw Holy Spirit. Mm-hmm. Pero gusto na lang natin ipakita kasi na hindi ho totoo yung mga naririnig nyo. Mm-hmm. Aho, kaya po ganito po ang aming pong ginagamit, both the scriptures and the spirit of prophecy. Spirit of prophecy ay parang backup lang natin. Mm-hmm. Ang ating main at primary evidence is none other than the Word of God, kaya, the Bible. Tsaka tinitingnan din natin, dito nga natin lalo mapapatunayan, tatandaan mo yung unang episode natin, di ba? Mm-hmm. Yung pagiging propeta ni Ellen White. Dito natin mapapatunayan na kanyang pagiging propeta ay authentic. Bakit? Kasi consistent yung statement niya sa Bible. Kaya hindi pang suporta ito sa, kumbaga parang binibigyan niya daan o lalo nagiging maliwanag yung ating mga pag-aaral na ito. Kumbaga sinusuportahan ni Ellen White kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yes. So ang Biblia maliwanag, meron third person sa mga binasa natin. Uh-oh. Yung Holy Spirit ay distinct. Meron siyang distinct personality. Hindi siya si Christ himself. Uh-oh. Kundi ito ay pinadala as another comforter. Now kapatid na Ronald, since ito binabanggit nga natin yung sinabi ni Kristo, siguro maganda basahin ko, no? Sige nga. Ito sa May Juan Kapitulo 14. Mm-hmm. Ang talata ay 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama. Mm-hmm. At kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Hmm. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Kapatid Darol, ito yung ating kanina pong pinag-uusapan. Oo, nga, oo. Binabanggit ng banal na kasulatan na magpapadala siya ng ibang mga aliw. Mm-mm. Paano ba natin uunawain ito? Since kung ating ipinaglalaban base sa ating katuruan sa banal na kasulatan na ang banal na espiritu hindi siya si Kristo, paano natin uunawain itong liwanag na sinasabi ni Kristo na another comforter o ibang mang-aaliw? Paano natin patutunayan na hindi talaga si Kristo ito, kundi separate at distinct personality talaga ito na Holy Spirit? Mga kaibigan, gustong sabihin dito ng ating Panginoong sa Kristo, mm-hmm, nung gaya nga ng binasang talata ni kapatid na Joel, mm-hmm, magsusugo ako sa inyong ibang mga aliw. Gustong, mm-hmm, sabihin ni Jesus dito, itong isusugo ko sa inyo, hindi pareho sa akin. Correct. Another siya, iba siya. Pero, kapareho ng aking nature. Mm-hmm. Mang-aaliw din. Mm-hmm. Pareho rin ang aking gawain. Kasi pag tinignan natin sa Greek, kapatid na Joel, tong ibang mga aliw, mm-hmm, alos parakletos. Ibig sabihin ng alos, kasi sa Greek, pag tinignan mo sa Greek, yung salitang ibang, mm-hmm, yung iba, mayroon dalawang word sa Greek yan. Mayroong, mm-hmm, alos at heteros. Heteros. Oh. At ang alos means yung tinatawag na another of the same kind. Mm-hmm. Pag sinabi namang heteros sa Greek, mm-hmm, ay another of different kind. Mm-hmm. No? Ang ginamit ni Jesus dito na word na ibang mga aliw ay another of the same kind. Mm-hmm. Kumbaga, sinasabi ni Jesus, magsusugo ako sa inyo, iiwan ko na kayo. Mm-hmm. Pero magsusugo ako sa inyo, iba sa akin, hindi ako yon. Mm-hmm. Pero same kind. Pareho kami ng nature. Pareho kami ng persona. Mm-hmm. Pareho kami ng Diyos. Pareho kami ng gawain. Mm-hmm. Mga aliw, comforter. Mm-hmm. Parakletos means kasi comforter. In fact, ayon dito kay Abbott Smith, lexicon, Greek lexicon, pag sinabing parakletos, called to one's aid in judicial cause. Hence, an advocate, leader, intercessor, a friend of the accused person, called to speak to his character and otherwise enlist sympathy in his favor. O sa mas literal na definition, pag sinabing comforter or parakletos, one called to the side of. Mm-hmm. Isa na magiging tagapagtanggol, mm-hmm, at kakampi o kaibigan mo. Mm-hmm. At ang totoo niyan, si Jesus Christ tinawag din sa 1 John 2:1 na parakletos, mm-hmm, no, comforter. Kasi nga, kumbaga sila yung magiging abogado. Mm-hmm. Diyan galing yung salitang Latin na abogados, abogado, mm-hmm, doon galing yung lawyer. Mm-hmm. The Holy Spirit will be a lawyer. At ang totoo niyan, kaya tinawag na another of the same kind, mm-hmm, kasi kung si Jesus ay intercessor natin, ang Holy Spirit magiging intercessor din natin. Mm-hmm. Sabi doon sa Roma 8:26, at gayon din naman na ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, mm-hmm, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin, mm-hmm, ng mga hibik na hindi maisaysay na pananalita. Mm-hmm. So another of the same kind, kasi
bukod sa mga olive, bukod sa magiging tagapagtanggol natin, ang Holy Spirit, kagaya ni Jesus, ang Holy Spirit po ay magiging mamamagitan din. Pero maganda, sinabi rin mismo at pinaliwanag ni Sister Ellen White sa Selected Messages Volume 1, page 344, kung anong pinagkaiba ng pagiging tagapamagitan ng Holy Spirit at ni Jesus. Sabi niya rito, Christ our Mediator and Holy Spirit are constantly interceding in man's behalf. Mm-hmm. But the Spirit pleads not for us, as does Christ, who presents His blood, mm-hmm. shed from the foundation of the world. The Spirit works with our hearts, throwing out prayers and penitence, praise and thanksgiving. The gratitude which flows from our lips is the result of the Spirit striking the chord of the soul in holy memories, awakening the music of the heart. So, ano ang pinagkaiba ng pagiging tagapamagitan ni Jesus at ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit namamagitan lang sa prayer. Mm-hmm. Si Jesus Christ namamagitan bilang tagapagligtas mm-hmm. na tumubos sa ating dugo. Okay, maraming salamat kapatid na Ronald. Napakaganda na ating talakayan. Subalit, ang ating oras ay medyo maigila. Mm-hmm. Dito po natatapos mga kapatid, mga kaibigan, ang unang bahagi ng ating pong pagtalakay. Bago po natin sagutin ang mga tanong na ipinadala sa atin ng mga kapatid, ano, tungkol din sa ating topic ng Holy Spirit, ay magkakaroon po tayo ng ilang mga paalala. Magbabalik po kami dito po sa Back to the Scriptures. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. It's mine! Is it? But Daddy got it for me. It's mine. I often tell my children when they're arguing over a toy, I was there when you came into this world. I saw you and you came with nothing. Everything you have, we have provided for you, even this toy. So share it. That, of course, is true for all of us. God is the creator and owner of everything. We came into this world with nothing and will exit this world with nothing. Everything we have, God has provided. Let's remember that these are His blessings to share. We can play together. Okay. Nagbabalik po ang Back to the Scriptures dito po sa Hope Channel Philippines. Sa oras pong ito ay tayo po isasagot ng ilang mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating po mga kaibigan regarding po dito sa ating pinag-aaralan tungkol po sa banal na espiritu. Mm-hmm. Kapatid na Ronald, unahin natin dito dito katanungan ni Jennifer sa Uyo mm-hmm. mula sa Bulacan. Meron siyang katanungan dito, ang sabi niya, sa unang Samuel, Kapitulo 10, talatang 6 at 9, binanggit din doon ang salitang another person or salitang iba. Ngunit si Saul din ang pakahulugan. Oo. Ibig ba nitong sabihin yung sinabi ni Kristo na yung salitang another siya rin yun, yung binabanggit? Siguro maganda pakibasahin natin, ano, kapatid na Ronald, dito sa may unang Samuel. Ano ang sabi dito? At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa iyo at manghuhula kang kasama nila. Mm-hmm. At ikaw ay magiging ibang lalaki. At nangyari gayon na ng kanyang matalikda na iwan niya si Samuel, ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. Okay. At ang lahat ng tandang yaon ay nangyari sa araw na iyon. So pwede din ba gamitin natin itong argument ito, Brother Ronald, para sabihin natin na yung, kasi binanggit yung salitang ibang dito, pero si Saul din yun. Ganun di ba natin pwede ikapit doon sa sinabi ni Kristo na magpapadala siya ng Holy Spirit, pero siya rin yun. Ano bang masasabi natin dito? Ang sagot natin dyan, kapatid na Jawan, at salamat po sa nagtanong,
yung konteksto, no? Mm-hmm. Kasi minsan ang word study hindi enough. Mm-hmm. Kailangan ang context pa rin ang magdidetermine paano siya ginamit dun sa particular context. Correct. Pagka binasa natin sa verse 9, tingnan natin kung ano yung naiba talaga. Mm-hmm. Sabi rito sa verse 9, at nangyaring gayon, na ng kanyang matalikdan, naiwan niya si Samuel, ay binigyan siya Diyos, siya ng Diyos, ng ibang puso. Uh-huh. At ang lahat ng tandang yun ang nangyari sa araw niyon. Hindi talaga, I mean, sinasabi kasi nila, kasi alos din ang ginamit yan sa Septuagint, uh-huh, yung translation sa Hebrew to Greek. Uh-huh. So, ibig sabihin, si Saul, tinawag na ibang lalaki, uh-huh, pero hindi naman ibang tao, kundi siya rin. Uh-huh. Pero ibang context po ito. Uh-huh. Hindi ho pinag-usapan dito yung ibang persona. Uh-huh. Ang pinag-usapan dito, yung nagbago ang puso o nag-behavior. Uh-huh. Yung behavior ni Saul ang binabanggit dito. Walang binabanggit dito na involved na ibang person. Kaya, uh-huh, okay lang na gamitin yung na ibang person, pero siya rin. Kasi behavior lang naman ang nabago niya, pero si Saul pa rin yan. Uh-huh. Hindi angkop na gamitin yan para tumulad dun sa binabanggit natin, mm-hmm, na another comforter. Okay, para meron yata tayong caller. Ano? Sige. Meron tayong caller mula po sa Bacolod. Mm-hmm. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello po. Kayo po si Jose Delgara. Ito po, sir. Sige po. Ano po may paglilingkod, sir? Ano po ang inyo pong katanungan? Ang itatanong ko po, sir, hali po. Sige po. Ano po ba siya bawal kumain ng baboy, ng mga bayawak, o yung kaya ng mga ahas? Yun po. Okay, ang tanong po ninyo kung bakit hindi ba pwedeng kumain ng mga baboy, bayawak, o ano paman? Tama po ba, sir? Ang tanong ko po ay kung sa panahon po pag-inyo eh, ay pwedeng kumain ng o hindi bawal kumain ng baboy, bayawak, o mga ahas? Yun po. Okay, sa panahon ni Noe ang inyo pong gustong malaman. Kung bawal yung mga baboy, yung bayawak, yung mga ganong hayop? Opo. Okay, so Brother Ronald, ano ang masasabi natin sa katanungan ni kapatid? Kung sa panahon, even sa panahon ba ni Noe, pwede rin pa, ano ba ang may mga palatuntunan rin ba na binabanggit na bawal ang mga pagkaing baboy, bayawak, at kung ano-ano mga hayop? Ano bang sinasabi ng Biblia? Ganito ho, kapatid, ang sinasabi sa Genesis chapter 7, verse 2, no? Si Noe kasi, alam niya kung ano yung meron din siyang, alam niya yung pagkakaiba ng malinis at marumi. Mm-hmm. Sabi dito sa verse 2, mm-hmm, nung inaakit niya na sa at pinapasok sa daong yung iba't ibang uri ng mga hayop, mm-hmm, dahil malapit ng magbaha, sabi po rito ng 7:2, kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, mm-hmm, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, mm-hmm, lalaki at babae. Mm-hmm. Sa panahon pa lang ni Noe, bago magbaha, ay pinaliwanag na sa kanya ng Diyos na mayroong hayop na dalawang klase. Mm-hmm. Malinis at di malinis. Correct, oo. Yung malinis, tagpipitong pares. Mm-hmm. At yung marumi, tagalawa. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong, bakit pag sa malinis ay tagpipitong pares? Mm-hmm. Kasi after ng baha, ay gagamitin ng Diyos na paghandog yung mga hayop na yan, mm-hmm, at ipakakain. Ang totoo, sabi rito sa Genesis 8:20, nung matapos yung baha, mm-hmm, no, nung lumabas na sila sa daong, ipinagtayo ni Noe nang isang dambana ang Panginoon, uh-huh, kumuha siya ng lahat ng malinis na hayop, uh-huh, at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Uh-huh. So ang ginamit niyang paghandog sa Panginoon ay mga hayop na malinis. Hindi siya kumuha dun sa madumi. Uh-huh. Kaya tagpipito kasi madaling maumos kasi, uh-huh, kailangan niya ihandog. Uh-huh. At sa ibang translation, may isang New Living Translation yung first edition, uh-huh, ay ginagamit din nila ito para pangkain, uh-huh, yung unang hayop. Uh-huh. Na malinis. Mm. Okay, so okay po ba ang ano, nasagot po ba namin ang katanungan ninyo, Sir Jose? Sir, di ba ang ginamit po ng stress na ang Genesis, at ang sabi po dito ay you think that business shall be yes for you. So ang ginamit po sa Hebrew na word na lady at take ay ito po ay arit or any moving at creeping or moving. So, saan ang talata? Sa name niya talagang Genesis? Mga hayop na kaila. Okay, so
Mari ang direksyon ng katanungan, kapatid na Ronald, ay binabanggit sa Genesis lahat ng mga gumagalaw. Ay sa pwedeng, pwedeng kainin. Ano? So ano ba sasabi natin doon? Lahat ba ng gumagalaw? Kasi binabanggit nga naman ng talata. Mm-hmm. Alin ba sa gumagalaw? Pwede. Pagka ganyan, eh, nakakatakot kasi gumagalaw din tayo. Ngayon, ganito, sabi sa 9:3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nyo. Mm-hmm. At kung paanong ibinigay ko sa inyo, nunti ang halaman, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. May condition din po. Unang-una, bago itong 9:3, may nauna lang pa sa 8, alam na ni Noah kaagad kung ano yung malinis at di malinis. Sa 8:20 nga, binasa natin, pinili niya yung malinis para panghandog. At sa 7:2, binasa na natin, bago pa yung verse, chapter 9, na alam na ni Noah ang pagkakaiba ng malinis at marumi. Kaya nung sinabi rito na bawat gumagalaw, understood, naunawaan ni Noah dito, yun lang malinis, hindi kasama yung marumi. In fact, conditional kasi sabi niya, kung papaano yung mga halaman binigay ko sa inyo, ganun din sa inyo lahat. Ang tanong, lahat ba ng halaman nakakain? May mga halamang may lason. So obviously, alam ni Noah yan. Hindi na lang dinitalye. But the context will determine, as sasabihin sa atin ng context na si Noah ay alam niya at naunawaan niyang pagkakaiba ng malinis at marumi. Meron tayo next caller, kapatid Darolo, no? From Iligan Adventist Medical Center. Wow. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po, sir. Hello po, magandang gabi po. Ano po ang... Hello po, magandang gabi, sir. Okay po, ano po ang inyo pong katanungan? Gusto ko lang pong matanong kasi napakinggan ko po kanina na sinabi po sa pag-discuss na ang Holy Spirit ay ibang being at ibang persona. Okay. Maliban po sa Father and Son. So nais ko lang pong itanong ano po ang inyong pag-itindi sa talata na mababasa po natin sa Galatians 4:6. And because you are sons, the Father will send the Spirit of Jesus into your hearts, crying, Abba, Father. Okay, so kapatid Darol. Yan po ang tanong ko, sir. Maraming salamat. Okay. Salamat po. Salamat po. Kapatid Darol, ano ang ating sagot doon sa kanyang katanungan? Yung sinabi ni Pablo doon sa Galacia. Ang sabi rin sa 4:6, no? Ng Galacia. At sapagkat kayong mga anak, sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Mm-hmm. So, dito ay maliwanag na sinasabi sa atin, kapatid na Joel, at salamat sa nagtanong, na iyong sinusugo ng Diyos talaga yung spirit. No? At the fact na sinusugo niya ito, iba ito kaysa sa Diyos, at espiritu ng kanyang anak. Kaya pag sinabi kasi spirit ng anak o spirit of Jesus, ang sabi kasi sa Juan 14, ang Holy Spirit ay nagmula sa Ama at sinusugo ng anak. Kaya in the sense, tinatawag siyang espiritu ng anak o espiritu ni Jesus. Hindi ibig sabihin yun yung espiritu mismo ni Jesus na kagaya natin na may espiritu. Kundi pagka every time ginagamit po yung term na Spirit of Jesus o Spirit of God, ibig sabihin, ang espiritu kasi nanggagaling sa Ama at nanggagaling sa anak. Hindi ibig sabihin na yun na rin ang espiritu ni Jesus. Ito yung sinasabi ko sa John 14:26, subalit ang mang-aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Kaya pala tinawag na Espiritu ng Diyos kasi sinusugo ng Ama. Ng Ama. Oo. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng aking sinabi. So, sinusugo kasi siya ng Ama. In fact, sabi rin dito sa John 15:26, subalit sapagkat dumarating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, so hindi lang pala Ama ang nagsusugo. Pati ang anak nagsusugo ng Holy Spirit na mula sa Ama ang magpapatotoo sa akin. So in that sense, kaya pala ginagamit yung Espiritu ng Kristo, Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, kasi sinusugo siya ng anak at ng Ama. Hindi dahil siya mismo yung Holy Spirit. Iyan po ang pagkakaiba. So wala palang problema kung ang, kasi galing nga naman din ang Holy Spirit sa Ama, at sinusugo din ng ni Kristo. So wala rin pala, hindi pala conflict yung hindi talata. Hindi conflict ang talata niya sa Galacia 4:6. Okay. So next natin yung tanong nito mula kay Al Colina from North Cotabato. Ang tanong niya ay, ilan ba ang Diyos sa panahon ni Abraham? Sa panahon ng propeta, ilan ang Diyos? Ano ba masasabi natin ito, kapatid Ronald, sa ilang minuto ng ating pong pagtanong? Well, yung Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, yun ay Diyos na iisa na pinakilala sa Deuteronomy 6:4. O Israel, pakinggan nyo ang ating Diyos na Panginoon ay iisa. Iisa lang po. Iisa lang po yan. Ngayon, pagdating sa New Testament, pinakilala ni Jesus Christ kung sino yung isang Diyos na yun. Kasi yung isa na yun na ginamit sa Deuteronomy 6:4, ang ginamit nun is ekade.
ECAD is unity in purpose, hindi ECAD numerical one, na Diyos numerical one, kundi unity. Or tinatawag natin composite one. Nung pagdating ni Jesus, pinakilala niya na ito. Sabi nga sa Matthew 28:19, ito pala yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya kung mapapansin nyo, kaibigan, yung magkakabanggit sa Matthew 28, bautismon sa pangalan. Hindi sinabing bautismon sa mga pangalan. Isa lang ang pangalan. So isa lang ang authority, isa lang ang Diyos. Isa lang ang pangalan, isa lang ang Diyos. Pero kung tatanungin, sino itong isang Diyos na ito? Pinakilala ni Jesus na ito yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maliwanag na ano sa New Testament? Isang Diyos, tatlong persona. Magkakaroon lang ng contradiction pag sinabing isang persona, tatlong persona, isang Diyos, tatlong Diyos. Pero ang sinasabi natin, isang Diyos, tatlong persona. Sisunod natin, merong katanungan yung kanina si J.M. Engaran, sinasabi niya na kung kailan daw yung Sabado lang ba ang schedule for baptism. Gusto kong sagutin yun kasi, una-una, kaya natin usually binibigyan ng panahon ang baptism tuwing Sabado kasi ito yung panahon na nandun lahat ng mga kapatid. Of course, ang baptism, public pronouncement niya na gusto mo ipasakop ang buhay mo sa Panginoon. Kung gusto mo schedule ng linggo, wala namang problema. Depende yun sa i-schedule ng church. Tama. Wala namang binabanggit sa Biblia kung kailan. Depende yun kung kailan, nandun yung mga tao, pwede sila mag-awitan na mawi-witness nila. Mas marami. Mas marami. Schedule ka ng Lunes, Martes, may trabaho yung mga tao, Konte. Hindi makikita ng ibang mga Konte kapatid yung pagpapasakop sa Panginoon. Kaya ini-schedule natin ang Sabado, pero walang batas ang church na Sabado lang talaga, kundi ito yung panahon na nandun yung mga kapatid, nandun lahat mag-aawitan at marami makakasaksi ng pagpapasakop ng iyong buhay sa Panginoon. But the role, huling pananalita sa ating manonood, bago tayo magtapos, maikling pananalita, paano nakakatulong ang Banal na Espiritu? Ano pa ang impact ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Ang Holy Spirit po sa ating pag-aaral na unawaan natin mga kapatid, napakahalago ho ng papel, lalo na sa ating buhay, sa ating pong kaligtasan. Ang Banal na Espiritu, pag tinanggap po ninyo yan, it is the same like accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kaya ako'y naniniwala, naisipin na lang din natin, no, para tayo ay manatiling sanctified, na tayo makaiwas sa kasalanan. Isipin natin, kahit saan ka naroon kapatid, habang nasa iyo ang Holy Spirit, isipin mong kasama mo si Jesus. Amen. Pagka lagi natin inisip kasama natin si Jesus, wala nang iba pang lalakas sa atin, wala nang iba pang mag-motivate sa atin na mag-motivate sa pananampalataya at malabanan natin ang ating mga kahinaan. Kaya praise the Lord yan sa ating pong natutunan na yan. Kaya po maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa na ating naisagawa ngayon. Muli po namin kayo inaanyayahan sa susunod na linggo sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at inaanyayahan ko po kayo sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyo pong pangunguna sa aming programa. Alam namin na ikaw ang gumabay sa amin, kaya aming ibinabalik ang lahat ng mga papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang nagkakaloob ng karunungan sa aming mga buhay. Kaya aming dalangin, pagpalain ninyo kami, pagpalain ninyong aming manonood. Marami po nawa silang matutunan, higit silang mapalapit sa iyo at sa inyo pong salita. Salamat sa paikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito po sa Back to the Scriptures Hope Channel Philippines. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ang sumaating lahat.